up guys? It's me, Marc with So, ngayon mga kaibigan, for today's video, wala muna tayong vlogs ngayon, wala tayong challenges. Nakita niyo naman sa title, Tips if you want to be a mass communication student. So, gusto kong gawin tong video na to kasi feeling ko, relevant ako. Relevant ako, hindi. Feeling ko, makakatulong ako dahil isa akong mass communication student, no? Feeling ko yung mga tips and mga learnings na tutunan ko nung college ako, pwede ko i-share sa inyo, no? Ayan mga kaibigan, nag-notes ho ako para po hindi ko makalimutan yung masasabihin ko, no? Number one, be yourself. Bilang isang mass communication student, sa mass communication kasi guys, more of being yourself, being creative, and most of the time, mas kailangan mo ipakita yung sarili mo sa tao, or sa mga gagawin mo katulad, gagawa ka ng short films, ganun, kailangan mong i-boost yung confidence mo, kailangan mong maging ikaw. Number two, kung mahilig ka sa mga related stuff, parang may relate mo sa pang-araw-araw na buhay mo, may theories kami nung college na sobrang relate sa buhay natin na may kita, mapag-aaralan nyo dun kung bakit dun yung isang tao, kung bakit ganun yung media, kung bakit pinapakita ng media sa tao na ganito lang dapat, kung bakit yung media dinidiktahan yung pagiging tao mo, na parang may mali sa'yo. Dun mamumulat sa'yo guys na lahat ng nangyayari sa mundo, lahat ng mga nakikita mo, lahat ng mga ginagawa mo, eh, hindi naman talaga dapat gawin, or kumbaga parang gawa lang ito ng mga tao din, yung mismong tao lang din ang nag-set ng standards, dapat ganito ka manamit, dapat pag pupunta ka ng party, ganyan. Doon yung malalaman kung bakit gano'n. Sobrang mag-e-enjoy kayo doon. Number three, syempre guys, wala namang libre sa mundo eh. Libre na nga lang magmahal, pero di ba minsan hindi ka naman minamahal kahit libre yun. Number three, ay be prepared sa mga bayarin. Kasi guys, to be honest, sobrang gastos ng pagiging mass communication student. Kasi lagi kayong may shoot, lagi kayong may paandar. Kasi may mga subjects kami nung high college, kailangan mo maglabas ng pera, no? Ganun talaga kasi para, ano yun, syempre maproduce nyo ng maganda yung craft na gagawin nyo. May gagawin kayong short film. Syempre kayong lahat as a team, yung magpo-provide ng lahat ng yun. Pero, mas maganda siguro guys, kung gagawa kayo ng kaya, short film, ganun. Kunwari, yung kagrupo nyo, may camera na siya, may tripod na siya, may speaker na siya, o yung isang kagrupo nyo, magaling mag-edit, ganun. Para hindi na kayo magpapabayad sa editor. Mas maganda talaga na sana mapupuntang grupo sa kagrupo nyo, eh may camera. Kasi mas mura yung babayaran nyo na ambagan. Number 4. Guys, kung mahilig kang umarte, manood ng TV, kung passion mo mag-host, kung makapalang mukha mo, maingay ka, ito ng course na para sa'yo. Kasi, alam nyo, itong mass communication, madali lang siyang sabihin kasi sinasabi nila na puro kuda lang yan, puro ganyan lang yan. No, hindi ganun guys palagi. Kasi guys, kung mahilig kayo manood ng TV, kunwari entertainment, pwede nyo mahasa yung pagiging host nyo. Alam nyo, kung gusto nyo mag-host, kung gusto nyo maging artista, or kung gusto nyo na maging reporter, ganun, mas mahasa dito yung kakayahan nyo. Number 5, kung mag-maskom ka, dapat isa ka rin creative. Kasi guys, yun nga, pag hindi ka creative sa maskom, mauubos yung energy mo. Kasi guys, ang mass communication, ito yung more on, parang pagpapakita ng sarili sa ibang tao, pag-express ng nararamdaman mo sa madla. Kasi diba, pag gumagawa kayo ng mga short film, pag gagawa kayo ng mga essay writing, pag gagawa kayo ng mga news reporting, syempre, dito papasok yung pagiging creative nyo. Dapat yung pagiging creative nyo nasa 8 to 10, yung pinaka-highest, no? Pag 1 to 10, dapat mga 8 hanggang 10. Kasi nga, doon minsan mauubos yung energy nyo, kakaisip, kakaano ng mga pag-aaralan nyo. Pero, trust me, sobrang saya maging mass communication student. Number 6, mga kaibigan, umalis ka sa comfort zone mo. Kung dati nung high school ka, parang mahiyain ka, pag nag-mass communication ka, maalis ka dun sa comfort zone mo. I remember may klase ako dati na si Jermaine, kaklase ko, tropo ko to, nakikita niyo sa mga vlog ko to, si Jermaine, siya, sabi niya sa akin dati, yung high school siya, sobrang mahiyain niya, tapos parang dinidiscourage siya nung mama niya na mag-mascom, eh mahiyain siya, ganyan, parang hindi ka naman tatagal nun, ganyan, pati yung mga klase niya, sabi niya. Tapos nung nag-college siya, na-realize niya, nung nag-mascom siya, na parang, mas kumapal yung mukha niya, hindi naman kumapal yung mukha, parang, mas na-realize siya sa sarili niya na parang dito ka talaga dapat kasi mas nabush yung confidence niya, parang
mas kaya niyang gawin yung mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Parang may lakas na siya ng loob na gawin yung mga bagay na hindi niya nagagawa noon, na parang dati sobrang mahiyain ko, ganito lang ako ngayon. Pwede na akong kumanta-kanta sa room kahit hindi maganda yung boses ko. Alam niyo, parang masaya na parang nakalabas siya ng comfort zone niya. Gusto ko lang sabihin sa inyo na pag nag-maskom ka, lalabas talaga lahat ng hiya sa katawan mo, no? Number 8. Huwag kang matakot na mag-share ng learnings at knowledge mo through online as long as wala kang natatapakan tao at itong mga sineshare mo online ay hindi fake news, no? Huwag po kayong gumaya sa ibang mga tao na nagsishare ng fake news, at huwag po kayong maniniwala sa mga tao na nagsishare ng mga bagay na hindi naman totoo, tapos yung ibang tao sishare din, no? As a mass communication student, malalaman mo kung totoo o hindi yung isang kwento, dahil malalaman mo yan sa mga theory, sa mga learnings na matututunan mo, at magiging open ka sa lahat ng mga issue sa bayan, magiging makikiisa ka, or at minsan hindi mo mapipigilan yung sarili mong hindi mag-share ng thoughts or knowledge through online, mapa-Facebook man yan o Twitter. Kumbaga parang magiging teacher ka, magiging opener ka sa lahat, kasi minsan guys, kailangan mo lang din talaga mag-share ng knowledge mo, kasi nga as a mass communication student, isa tayo sa mga advocate ng pagiging ng katotohanan, no, na magiging totoo. So whatever na sinishare natin online, sana naman po irrelevant or totoo, no? Yung may mga tulong sa society natin, no? Lalo pag sa Twitter din, no? Kasi sa Twitter, parang napapansin ko, mas marami na yung parang yung gumagawa ng mga fake news. Pati sa Facebook, no? Yung mga nag-share ng articles na ganyan, without knowing them na hindi naman totoo. Tapos minsan sinishare nila yun, no? Sa timeline nila without reading, without knowing the truth. Mahirap yun, guys. So, as duty mo yun sa mass communication student na mag-share online ng mga totoong resources, ng mga totoong articles na magpapanurture sa bayan, no? Number 9, if you're a fan of doing craziness or being an artsy student before, baka ito na yung course para sa'yo. Nga, katulad sinabi ko sa'yo, sa inyo kanina, kung sobrang parang fan kayo ng pagiging bumbaliw-baliw kayo, mahilig kayo sa arts, mahilig kayong expression sarili nyo, why don't you try mass communication, no? Kasi feeling ko magiging successful kayo balang araw dito sa field na to, no? Kailangan nyo lang talaga maniwala sa sarili nyo, kasi ang success naman guys, hindi naman yan overnight, hindi naman yan a year, hindi naman yan ganun. Minsan, tsaka lang dati yung success kapag di mo na inaakala. Number 10, kung mahilig kang kumanta o umarte, ito na yon. Kung makapal ang mukha mo, kung mahilig ka sa fun, kung creative ka, ito na talaga yung course na para sa'yo. I don't want to be a discouragement to you guys, pero gusto kong sabihin sa inyo na mahirap maging mass communication, lalo na pag-graduate ka na. Doon kasi lalabas yung mga thoughts mo na parang nung high college ako, okay naman yung course ko, akala ko ganito na ako, akala ko pupunta ako sa ganito. Well, guys, in the real world, mahirap humanap ng work kapag mass communication student ka, kasi nga, guys, maraming competitors. Galingan nyo na yung pagsagot nyo, or kailangan sumali na kayo sa mga org, kasi titignan nyo pag rumadmit na kayo eh, yung mga co-active sa ganyan, ganito, ganito. Pero minsan hindi naman tinitignan, the way na magsumagot ka, kaya mag-practice na kayo, ganun. Pero ako guys, hindi ako nagsisisi naman na nag-masking ako, kasi sobrang fun naman nung ginawa ko, sobrang dami kong learnings, no-open ako sa society, and then syempre, nakilala ko yung mga tropa ko nung college na sobrang bait, yung mga klase ko, minahal ko sila, sobra. Yun, namimiss ko na rin sila kasi sobrang ingay namin sa room palagi. So shout out sa inyo kung napapanood nyo to, I love you guys, I miss you all. Sana mag-reunion tayo if ever na hindi na kayo busy. Ako naman, busy ako, pero syempre kung bibigyan nyo ako ng time, bibigyan ko lang kayo ng time. Kung nakaabot ka dito hanggang dulo, gusto ko lang sabihin sa inyo na sana ipag-pray nyo yung kaluluwa ng mga teacher ko nung college, no? Namatay na sila. Yung teacher ko nung college sa theater, namatay na siya. Yung teacher ko simula first year sa mga mass communication subjects, sa mga thesis, namatay na rin siya. Mag-best friend sila, no? So, sumunod na si sir. Pero gusto ko lang sabihin na nasa inyo na sana ipag-pray niyo yung teacher ko na yun. So yun nga mga kaibigan, sana may natutunan kayo dito, or kung may tanong pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba with the hashtag AskMarkWithAC. Wow! May pa-hashtag, ano? Hindi, gusto ko lang na sabihin, mag-share ka talaga sa inyo, kasi nga gusto ko talaga na
may mapulot kayong learning sa channel ko. Hindi lang puro vlog, hindi lang puro entertainment. Gusto ko may mapulot kayo, no? At sana mag-subscribe kayo sa channel ko. I-share niyo tong video na to, i-like niyo tong video na to, mag-comment namin kayo sa baba, no? And kung wala na kayong wala na akong sasabihin, guys, kasi nasabi ko naman lahat sa inyo, no? So, mag-auto na ako. And thank you so much for watching. This is Marc Arleson. And always remember, just be yourself. Bye-bye. See you on my next video.